guys, so tapos na rin ako ngayon. Tapos na ako sa workout ko for today. And gusto ko lang din i-share sa inyo yung tamang pag-diet. So kailangan natin malaman yung diet meal plan natin. Kasi di pwedeng after ng workout, kakain tayo sa fast food. So mas mabilis tayong tumaba niyan at mag-gain ng weight. Kasi yung ating mga kalamnan after workout ay naghahanap sila ng nourishment para mag-grow ulit yung ating muscle mass. Kasi napupunit yan pagka nag-workout tayo at sobrang nagpapawis tayo, lalo na kung intense yung workout na ginagawa natin. So dapat suriin muna natin kung ilan yung calories burn at rest natin, which is nababasa naman yan sa mga sa ibang weighing scale tulad ng Tanita weighing scale or body scanner na ginagamit namin mga Herbalife coaches. So meron mga doktor naman na meron yan sa mga private doctors, meron yan. So yan, so sa mga private doctors meron silang mga ganong scanner. So yung Tanita body scanner, may bayad nga lang sila, hindi ko sure kung magkano talaga yung bayad sa kanila, pero sa naririnig ko is nasa 1,000 din per checkup, kasi nandun lahat ng evaluation sa doctor and doon malalaman mo yung body composition mo, yung fat percent ng katawan mo. So lahat, katulad ng in-explain ko sa day 1 na video ko before mag lose weight. So doon kayo mag bali doon tayo magbabase sa meal plan natin. Kunwari katulad ko 1,100, so katulad ko 1,100 calories per day ang aking meal plan or yung nabasa sa body scanner. So kakain ako within the calories burn at rest ko lang. Kung ilan yung kayang tunawin ng panunaw natin, doon lang tayo kakain. Sure. Huwag tayong kakain ng sobra more than doon sa calorie burn at rest natin or tinatawag na RMR or resting metabolic rate. Kasi pag yun lang yung kayang tunawin ng katawan natin. So yun lang yung calories na kayang lusawin ng katawan natin. So kung alam nyo na yung calories burn at rest ninyo, so pwede kayong mag-search ng mga pagkain na within that kung ilan yung calories sa bawat food. So kunwari yung rice sa atin sa Pilipinas, usually kumakain, ang madalas natin kinakain sa tanghalian is laging mayroon siyang rice. So yung rice, ang isang cup niya ay nasa 200 calories. Isang tasa yun. Yung nakikita nyo na siniserve sa mga restaurant. So, ang isang tasa niyan is 200 calories. So, nakakailan ka ba? Ilang tasa ka ba sa isang kainan? Kunwari sa lunch na lang, nakakailang tasa ka ba? So, kunwari ako, so sa 5'2 na height ko or sa edad na 52. Kasi ang resting metabolic rate ay hindi pare-parehas. Hindi tayo makakaparehas ng sistema. So 5'2 ka, 5'2 ako. So maaring ang calories burn at rest mo is 1,500. Sa akin is 1,000 lang o 1,100. So kakain lang ako doon lang sa calories burn at rest mo. So yun ang magiging meal plan mo for the day. Yun yung magiging diet meal mo. So katulad ko, so I am using Herbalife Nutrition. So gumagamit ako ng aloe tea and shea. So yung shea is napakababa ng calories niya. Hindi siya nakakataba. And then, ang maganda lang sa shea, ang magiging bonus doon is maglulus ka talaga ng weight. Mas effective talaga kung susundin mo yung diet meal plan mo. So let's say mag-counting tayo. Sample lang sa akin. So 1,100. So sa breakfast, usually, so shake yung tinitake ko, nasa 150 calories lang siya.
kung meron siyang banana, oats, and shake. So yun, blender ko lang siya with ice. And then, sa lunch, ang counting ko sa lunch is 500 calories. So, 500 calories. So, isang cup ng rice. And then, yung veggies ko, or yung fish, or chicken ko, dapat nasa 300 calories siya. So, 500 calories. 200 calories ng rice. Isang cup yun. And then, yung chicken. Tatanggalin ko syempre yung skin, and then yung fats. Then, almost parang isang, yung breast part lang. Tapos madali naman tanggalin yung skin nun. And then madali matanggal yung fats. Mostly yung nasa liit. Okay, so mostly sa mga fats na nasa chicken is nasa leg sila. And then nasa skin. So tatanggalin lang yun. So yun, so sa lunch ko is 500 calories. So sa snacks ko, pwede na akong mag isang saging lang or isang fruits. So about 90 to 100 calories. So sa dinner ko naman is half cup of rice lang. So nasa 100 calories lang yung half cup of rice. So and then may fish ako or chicken pa din na worth 300 calories. So kung malalaman nyo, sa pwede naman tayo mag-search sa Google kung ilang calories yung isang putahe na ganito. So iwasan lang yung mga meat and beef, kasi ang beef is matagal siyang matunaw. Umabot siya ng 1 week yung beef, and then yung fats niya is mahirap siyang matunaw. So dumidikit siya sa loob ng organs natin, lalo na kung inuman natin ng malamig na tubig. So wag, so delikado siya. Mahirap matunaw yung fats na galing sa mga karne. So katulad ng beef, and then yung meat, yung karne ng baboy. So yung karne ng baboy, mostly talaga nasa 1 week sila bago sila lumabas sa katawan, kasi dudurugin siya ng dudurugin ng ating panunaw. So matagal siya, kasi syempre laman yung nasa loob ng bituka natin, din dudurugin din yung laman din. So matagal siyang matunaw. So iwasan mo na lagi nagkakarne. Pwede yan mga once a month lang. Pero kung every other day or every week mayroon tayong kinakain ng meat, so may iwan-iwan yan sa loob. So pwede magkaroon ng problema yung colon natin. So iwasan mo na yung mga meat. So yung pinaka-soft na meat is yung fish. Part ng meat din ng fish, pero nasa dagat sila. And then yung chicken is pangalawa. Mabilis siyang matunaw or madurog sa dito pa natin. So guys, yun lang. So sample yun ng calories burn at rest ko. So wala na akong kakainin dapat sa midnight, kasi patulog ka na. So remember, pagka nakahiga ng tao at naka-relax, so bumabagal yung panunaw natin. So huwag tayong kumain pagka patulog na. So, siguro mga 2 hours or 2-3 hours bago tayo matulog. So huwag na tayong kikubo na kung ano-ano. Kahit pa sabihin, isang candy lang yan, kasi, or cereal lang yan, hindi naman siya nakakabusog. Pero kung titingnan natin yun, no, yung nutritional facts sa likod ng mga kinakain natin, so may calories lahat yun. So lahat ng kinakain natin, lahat ng mga pagkain ay may mga katapat yun na calories. So be aware sa bawat sinusubo natin. Dapat alam natin yung countings ng panunaw natin, kung hanggang saan lang. So doon lang tayo. So parang yung sistema natin, parang sasakyan din yan, na every time nakakain tayo, or katulad, sample na lang natin sa isang jeep. So yung jeep, yung passenger jeep, so sabihin natin 10 lang both sides, so 20 ang laman, and then plus yung nasa harapan, yung driver, at saka yung dalawang passenger pa nakatabi ng driver, so mostly nasa 23 kasama ang driver. So kung everyday yung jeep na yun ay sinasakyan natin ng 30, diba? So 30 araw-araw. So ang mangyayari sa jeep na yan, masisira din at the end. So masisira siya, kasi araw-araw kinakargahan mo ng 30 or more than 30, kasi 23 lang siya eh. So nagdadagdag ka pa ng may sabit, may kandong, may mga kargada pa.
sa loob o may mga top load pa na inilalagay sa jeep mo, so masisira din. So walang pinagkaiba yan sa katawan ng tao. So kung araw-araw kinakargahan natin ng sobra-sobra sa calories, yung bituka natin, yung sistema natin, hindi tayo aware sa mga healthy na food, hindi tayo aware sa mga calories intake natin. So pagka ganun everyday yung tinitake natin, masisira siya. So magkakaroon ng problema yung ating sistema. So doon nagkakaroon na nagbabarabara yung bituka natin. So nagkakaroon ng problem yung ating sistema. And then naiipon yung sakit. So hindi pa minsan natin mararamdaman at first, pero pag nagkakaedad na tayo, doon natin nararamdaman unti-unti. Siyempre, so habang bata pa, malakas yung katawan natin, hindi natin mararamdaman. Pero habang nagkakaedad tayo, hello, nagbablog ako. Jogging man tayo. Ayan sila, mga kaibigan ng anak ko. So kasama siya sa vlog ngayon. Ay! Katubo, makabuk. Hello! Vlog pala. Guys, hello! Parang ano, okay, so tapusin ko na, malapit na. So yun, so pag laging ganun yung ginagawa natin araw-araw, every day of our life, laging sobra-sobra sa calorie intake, so magkakasakit tayo. Then magkakaroon ng problema yung maaaring yung ano natin, yung organs natin, aside from organs. Ingat kayo sa, so may ano naman eh, may Google naman para mag-research about sa mga calories. So search natin, ang dami dyan. So ako, aside dun sa training ko sa Herbalife, aside doon sa pinag-aralan ko as wellness coach ng Herbalife, so nagsesearch din ako sa internet para alam ko rin kung ano ituturo ko sa mga client ko or sa mga guests ko na magpo-program. So yun lang guys, so wait nyo ang aking next upload at hopefully ay makatulong na malaki ang itinuro ko ngayon para sa inyo. So ganun yung aking gagawin ngayon, mag-share about sa healthy lifestyle. At syempre, gagawin ko rin yung regular na ginagawa ko. So, patuyo na yung basa ng pawis sa katawan. Bye-bye guys! So, next time ulit, nandito yung mga friends. Nasaan na si Sina?